Hindi nag-record yung video. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Madam Miely, ang inyong tambay na ina. And if hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo tuwing meron tayong bagong video. Okay? So, meron naman akong script dito. Actually, hindi siya script, pero para siyang outline ng video topic natin today. And that is going to be about the Pancake Bunny and Pancake Swap. So, kung maaalala ninyo, sa past crypto vlogs natin, meron tayong konting cake and konting LP tokens from Pancake Swap, which nilagay din natin sa Pancake Bunny para mag-earn ng LP tokens. So, until now, after like 26 days, nandun pa din siya. And so far, have earned 0.007186 cake 2 BNB LP tokens. So, ang total na dineposit ko initially is 0.2643. Actually, yung iba, kinlaim ko na, nilagay ko dun sa, Binance para makabili ako nung BETH nung bumagsak ulit yung price ng ETH. So, kinonvert ko yung Pancake tokens ko and also yung BNB. Kaya, ang natira dito na LP tokens ko is 0.2643. Tapos, yung mga small amount of tokens na na-earn ko from Cake to BNB LP tokens sa Pancake Bunny, nag-earn din siya ng maliit na amount ng bunny. So, ang ginawa ko naman doon is in-stake ko din siya doon din sa Pancake Bunny for earning WBNB. Although, sobrang liit lang niya, but still, okay lang. Kasi, alam nyo naman, I always value even small amounts of cryptocurrencies. So, kung nakasubscribe kayo and lagi nyo napapanood yung mga crypto vlogs ko, I'm sure you're aware of that. Kasi nga ako, ang goal ko is a long-term goal for cryptocurrencies. Kaya, I'm collecting as much assets I can. So, lalo na ngayon na medyo mababa yung ating market. Actually, tumaas siya today. So, today is June 15. Kung mapapansin ninyo, yung Bitcoin and almost every altcoins are going up again. Yung last time na nakita ko is around 40 BUSD, 40K USD per Bitcoin. So, I'm not sure how much it is right now, but we are going to check that. We're just going to switch this video sa aking screen para makita ninyo din, okay? No. Okay, so nandito tayo ngayon sa Pancake Bunny, kung saan makita ninyo yung sinabi ko nga na the deposit ko na 0.2643. This is Cake to BNB LP tokens. So far, nag-earn na siya ng 0.007186 LP tokens. So pag kinlaim ko yan, it's going to be a LP token as well na pwede nating ibalik as Pancake or ay Pancake and BNB sa Pancake Swap. Now, meron na rin tayo ditong na-earn na 0.02 bunny. So, medyo maliit lang yan, guys. But, you know, you should always make sure na you're still taking advantage of it. Kahit bumagsak yung price niya ngayon, at least in the future, meron siyang chance na tumaas. So, dito naman, mapapansin ninyo, nag-deposit naman tayo ng 0.006569 na bunny. So, parang, ayan, 0.14 cents lang siya in US dollars, pero it also gained some BNB or wrap BNB. So, okay na rin sa akin yon. Ngayon, ang gagawin ko na lang is, i-claim ko na lang yung LP token rewards ko dun sa isang pool para makuha ko rin yung bunny tokens ko. Tapos, ibabalik ko siya dito para madagdagan naman kahit papano yung earnings natin for BNB. Okay? So, pending siya. Di ko alam kung parating matagal yung BSC network pagdating sa ganito. Pero may mga updates din tayo na titignan after this. Okay? Ayan. So, according sa ating ayan, nag-update na daw siya. Pagkatas niyan, ang gagawin natin is magda-deposit tayo. Ide-deposit natin yung maximum bunny natin para madagdagan itong WBNB na earnings natin. Ayan, naging 0.5 na. Tumaas, diba? Anyway,
babalik din natin yung LP token dito para madagdagan yung yung compounding natin na LP. So we're going to max it out. Yan yung 0.007 and then deposit. So ito na yung fourth gas fee natin. Okay? So kahit meron akong na-earn na WBNB dito sa Bunny pool, I still don't see myself buying yung Bunny tokens. Ewan ko, parang diskumpiyado lang ako sa price ng Bunny tokens right now. Kaya, yung kikitain ko lang dito sa Cake to BNB LP na ano, pool nila, yun lang yung gagamitin ko to stay here. Tapos, meron din silang bagong activate na beta ETH pool. So, ano pa lang to, hindi pa siya available for everyone. Pero, i-open natin siya, i-discuss natin yung mga nakalagay dun sa kanilang website. Pati na rin itong view na nakikita ninyo dito. So, let's go to their Medium page. Ayan, puntahan lang natin yung part where they are discussing yung multiplexer contribution. So, kung makikita ninyo dito, it is for ETH network. Pero, they're claiming here na cross-chain siya. Okay? So, sinulat ko nga siya dito. Tsaka, dapat binabasa ko siya. Okay, so cross-chain double farming yung magaganap dito. So, ayan, sabi dito, they will offer up to 5 times native Ethereum returns. Pancake Bunny multiplexer pools will be very attractive to Ethereum users, blah, blah, blah. Tapos, pag nag-multiplexer kayo, ang gagamitin ninyo dito is LP tokens from Uniswap. So, meron silang tatlong supported na pairing, okay? So, pupunta ka lang sa ETH pool. So, ngayon hindi pa siya fully available publicly. Meron lang silang beta na nirelease para sa selected users. So, once na available na siya for public use, that's the time na itatesting natin siya. Pero ngayon, i-overview lang natin, okay? So, ayan, yung active three pools nila, USD to ETH, and USDC to ETH and DAI to ETH. So, ibig sabihin nito, bago ka makapag-participate dito sa pool na to, kailangan mo munang bumili ng Uni LP token. So, kailangan mo mag-provide ng liquidity using Uniswap. Tapos, yung Uniswap LP tokens mo, lalagay mo lang siya sa wallet mo. And then, pupunta ka dito sa website na to para mag-deposit ng LP tokens mo. Pero ano nga ba yung sinasabi nila na multiplexer? Okay? So, babasahin natin dito yung kanilang sample. So, for example daw ah, Mr. B has been investing in Uniswap on Ethereum blockchain. So, typically he earns 20% APR from staking his Uniswap LP tokens. Pero, pumunta siya sa multiplexer pools. So, etong pool na to is cross-chain collateralization to deposit an LP token. So, take note ah, cross-chain collateralization. Ano ba yung collateralization? So, ibig sabihin, yung LP tokens mo, magiging collateral mo siya para makapag-participate sa secondary pool na available dito sa multiplexer. Okay? Kaya, makaka-earn siya ng 20% APR sa Uniswap kasi yung LP tokens niya, it will stay the same as his LP tokens na kinuha niya sa Uniswap. So, pagka binawi niya na to, pag winidraw niya na from Pancake Bunny, pwede niya pa ulit ipabalik to sa Uniswap to exchange it sa kung ano man yung liquidity pool provider niya. Okay? So, 20% APR natively on Uniswap. Tapos, meron pang additional BSC farming profit na up to 35% APR or cumulative 42% APY. So, pag APR, yan yung mismong interest niya. Pero pag sinabing APY, yan yung annualized percentage pag compounding siya. And as we all know, yung Pancake Bunny, is madalas yung mga pools nila ay cumulative, kaya ang mag-apply dyan is yung 42% APY. So, kung nanonood kayo ng videos natin, I believe na discuss ko na sa inyo kung paano natin i-compute yung APY. That's 42% divided by 365
And kung ano man yung percentage na lumabas doon, yun yung madadagdag sa inyo araw-araw. Okay? Tapos, stock 35 APR in additional accrued transaction fees on BSC. So, dito, ang ganda pakinggan, diba? Pero, pag pumunta kayo dito sa mismong kanilang active pool, kahit hindi pa siya open for public, makikita mo yung interface dito. So, ayan. Pag nag-deposit ka ng, ano, ng LP tokens, it will set as a collateral. Tapos, parang pahihiramin ka nila dito ng staking balance para maka-earn ka din ng BSC farming yield. So, ibig sabihin nun, kahit naka-ETH network ka, kukuha pa rin ikaw ng kabig sa BSC network. So, ibig sabihin nun, ang wallet mo dapat may dalawang support na network. One is ETH network, and the other one is BSC network. So, in this case, ang ginagamit ko na wallet is MetaMask, pero yung BSC network doon is kinustom ko lang. Pwede mo rin gamitin dito yung Binance Smart Chain Wallet. So, yon meron siyang Binance Smart Chain Network and also yung ETH network. Pero, you don't have to pay different gas fees all the time. So, ang mangyayari, mag-stay talaga siya sa dalawang network na yun. So, hindi na kailangan ng bridging or whatsoever, hindi mo na kailangan i-convert. Ang ipapasok mo lang dito sa ETH network mo is yung LP tokens na nanggaling sa Uniswap. Tapos, pag kinabig mo naman yung ano, earnings mo under BSC network, kailangan mo lang palitan yung network ng wallet mo. So, ang hindi nila na-discuss dun sa kanilang ano, sa kanilang website is yung performance fee. Ayan. So, 20% of profit will be a performance fee. So, para sa akin, malaki yung 20% na deduction sa profit mo. So, ibig sabihin, kung kumita ka ng 1, yung 0.20, babawasan nila. So, 0.80 na lang yung makukuha mo. So, di ba, malaki-laki din yon. Tapos, yung withdrawal fees, 0.5% if kukunin mo yung collateral within 3 days. Pero kung hindi mo naman siya kukunin after 3 days, then hindi ka naman matcha-charge ng 0.5. Tapos, wala naman silang sinabi dito na ano eh, na tutubuan nila yon. Pero still, may performance fee. Hindi man nila tubuan yung hiniram mo na BNB. Kasi dito nakalagay yung borrow, BNB. Hindi pa rin ano, hindi parang nagbayad ka lang din na interest kasi 20% nga ng profit mo is mababawasan. So kung pupunta kayo dito sa website ng Pancake Bunny, yung kanilang blog site, hindi nila diniscuss yun doon. So it can be misleading sometimes. Pero for me ah, kung ano, malaki-laki yung i-stake mo dito, malaki-laki din naman yung kikitain mo. At least kikita ka pa rin ng ETH under ETH network ka. So side sa kita mo sa Uniswap, kikita ka pa ng ETH from here. And then meron ka pang kita under BSC network. And I think that's really you know, good. So kikita tayo doon, supposed to be. It's just that mababawasan talaga. Meron talagang fees na 20%. Pero yung 20% na performance fee, they are also distributing that to their bunny token holders through the bunny pools. Kagaya na itong ginagamit natin na pool. So, pag pumunta ka dito, ayan. So, dito na pupunta sa mga users din yung ibang performance fee. And then the rest goes sa developer. So, ayun, right now, di pa natin sila matatry since, alam mo yun, wala pa tayong, di pa siya available for us, una sa lahat. So, ayun guys, hindi nag-record yung screen natin habang nag-discuss ako. So, gagawin ko na lang siya ng paraan para maging okay. Pero, yun nga, gaya ng sinabi ko, sa ngayon, hindi natin siya matetesting dahil wala tayong, hindi pa siya available publicly. And at the same time, lahat ng Ethereum na meron ako, kahit maliit lang yon, is lahat nandun sa ETH 2.0. So, probably, pag naging available na to, ilalagay ko, magbibili na lang ako ng ETH para matesting natin siya under Uniswap and Pancake Bunny. Okay? So, that's all for today. If you want to see that update, if you want to see that update
Don't forget to subscribe and hit the like button para naman mapanood din ng mga ibang tao interested sa DeFi. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Paalam!